Sige, salamat ako. Sige, salamat. Tara na. Samantha? Lola, andun ho si Ana sa loob ng kwarto. Ano ba nangyari? Na-aksidente ho kasi kami. Si Ana nagkasakit ho dahil sa akin. Patawarin niyo ho sana ako. Patawarin? Bakit? Ano bang ginawa mo para sa kanya? Ana. Hindi lang. Bakit ba natin tinitiis pakisamahan to? Para lang naman kay ate, di ba? Lola, hindi ko na mapapalampas to eh. I did my best to help Ana, okay? Hindi ako kasing inutil ng iniisip mo. At anong gusto mong gawin ko doon? Nasa gitna kami ng gubat. Alam mo ko yung ate ko nasa posisyon mo? Hahanap ng paraan yun. Hindi nang magdadahilan yun. Tutulungan ka nun. Tignan mo ha, anong pinagkaiba niya ng ate ko? Isipin mo kung bakit ang daming tao nagmamahal sa kanya at sa'yo wala. Wala? Wala kang maisip? Hmm? Kasi siya may malasakit sa ibang tao. Kahit di ka pa niya kapatid, tutulungan ka niya kung kailangan mo eh. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit si ate piniling mahalin ni Gael at hindi ikaw. Sinabi ko na sa'yo yung tama na eh. Sam! I heard what happened. Are you okay? Mauna na kami. Okay. I'm fine, Mom. Ay, La, Tan. Ang ginagawa mo dito? Layuan mo nga yung ate ko. Tan, ano ba nangyayari? Bakit ganyan may trato si Gael? Ana, napanood namin sa CCTV. Kasama ng mga magulang niya. Kakampi na ulit sila. Lola, mali po ang iniisip niyo. Anong mali? Mali na binabalandra mo sa lahat na isang pamilya kayo? Gael, kahit wala kang sabihin, pinapakita mo sa lahat na sinusuportahan mo sila. Tan, huminahon ka, hindi ka kampi ni Gael sa Salvador. Tinutulungan ko si Tita Hillary. Tinutulungan ko siya na mahanap yung perang ninakaw ni Mama sa kanya para mabawi at mabalik ito kay Tita Hillary. Totoo ba yan? Posibleng dito tinago ni Mama yung mga pera ni Tita. Nahanap kayo sa mga gamit niya. Naalala lang namin si Ana. Naintindihan ko naman ho, Lola. At wala rin hong dapat makaalam itong ginagawa ko. Ana, kamusta na? Mabuting nandito ka. May nakita si Gael. Tita, nahanap ko ito sa mga gamit ni Mama. Dito nilipat ni Miranda ang pera ko? Hindi pa ako sigurado, Tita. Pero kung dyan nga sa bangko yung tinago ni Mama ang pera niyo, hindi ako titigil lang at di ko nababalik sa inyo yun. Importante lang na magawa ka agad yun. No? Na ating patagalin pa. Yes, sir. Lagi na lang tayong nagtitigil. Ano? Eh. Ha? Anong tinitingin nyo? Sige ba, sir? Thank you, Robles. Ngayon lang kayo nakakita ng maganda? Ha? Sige, update na lang, ha? Balik sa trabaho! Balik! Ma'am Miranda. Parang may nagbago sa'yo, ha? Ako na ngayon ang reyna ng buhay mo, Salvador. At ng bahay na to, I need to look good. Mm. Now that you mentioned bahay, naalala ko nga, kinausap ako ng realtor, may bala ka daw na ibenta yung bahay mo? Yes. Wala na akong paggagamitan doon. Dito na ako nakatira. Kailangan ba talagang gawin niya? Salvador, mabubuo na ang pamilya natin. Come to think of it, pwede na rin ibenta ang bahay na to. I want a new start, a new home. Please don't forget, under investigation pa rin tayo dahil doon sa ninakaw na pera ni Hillary. Diba? Frozen ang mga accounts natin. Hindi tayo pwedeng basta na lang gastos ng gastos. Sandali. Hello? Okay? Thank you. Sino yun?
yung tauhan ko sa police station. Ano daw? Iniimbestigahan na nila ang nangyari kay Ana. Buisip. May problema pa tayo. Yung nurse, Cindy Carivera, buhay siya. Pero huwag kang mag-alala. Nagawan ko na ng paraan ang pamilya ng nurse. Nakausap ko na yung doktor. Ang sabi niya, pwede ka nang umuwi ngayon. Talaga, mabuti naman kung ganon. Mas gusto ko kasi magpahing sa bahay. Sandali, magbibihis na ako. Ay, Sam, paabot naman ng gamit ni Ana. Hindi na, kayo ko na. Ayan ka na naman eh. Ang hirap sa'yo eh. Tinutulungan ka na nga eh. Nagmamagaling ka na naman eh. Kung magbibigay kasi ng tulong, dapat bukol sa loob. Di ba ayaw mo naman ako sa buhay mo? Ano nangyayari dito? May problema ba tayo? Huwag niyong i-deny, ha? Kahapon ko pa napapansin na hindi kayo nag-iimikan. Ano nangyayari dito? Yun din ang tanong ko. Ana, napag-isipan namin ni Nagel na ipagpapatuloy namin paghahanap doon sa nurse. Nahanap na namin siya, kaya lang nakatakas siya sa amin. Eh, saan? Sa isang liblib na lugar sa Sitio Pag-asa. Anong ginagawa niya doon? Pinalabas ng pamilya niya, napatay na siya. Yun nga, hindi ko maintindihan eh. Pakiramdam ko talaga, may kinalaman sila sa nangyari kay President Doble. Kasi bakit nila gagawin yun, di ba? Pero alam niya na hinahanap na namin siya. So for sure, nagtatago na yun kung saan man. Kailangan natin pagpatuloy ang paghahanap sa nurse. Dahil sigurado ako pinaghahanap na rin siya ng mga tauhan ni Mama. At kailangan natin silang maunahan bago nila mapatahimik tong tao to. Naisip kung nasaan ako para hanapin ako. Ana. Sinabi niya na sa akin. Sinabi niya sa akin kung paano siya nagpaampon para lang mawala ako sa buhay niya. Yan ba ang dahilan? Kung bakit kayo nag-aaway? Tumakas ako sa bahay ang punan noon. Wala akong pakialam kahit na anong mangyari sa akin. Ang iniisip ko lang, isa lang. Yun yung maligtas ko yung ate ko kasi ang inaakala ko, pinilit lang siya ang punin. Na hindi siya babaeng na magkahiwalay kaming dalawa, pero yun pala. Yung pala, gusto niya akong mawala sa buhay niya. Ano klase siya kapatid?
Kami na lang yung magkasama eh. Tapos iiwan niya ako ng ganun. Ana. Mga bata pa kayo noon. Pero ni Miss hindi niya ako hinanap na hindi niya inisip kung kamusta na ba ako, kung buhay pa ba ako, kung nasaan ako, kasi ako, lagi ko siyang hinahanap. Lagi ko siyang hinahanap na tuwing birthday niya, lagi ko pa yung sineselebrate. So, umaasa ako na sana magkasama kami ng ate ko. Naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo. Pero nakaraan na yun. Isipin mo na magkasama na kayo, kayong dalawa ni Samantha. Bababawi niyo na lahat ng oras na nawala sa inyo. Di ba yun naman ang mahalaga? Hindi ko na. Pagod na ako. Bilang kapatid niya, ayos lang. Eh, hindi ko na ipipilit yun. Ayoko na rin siya sa buhay ko. Ana, yan ang wag na wag mong gagawin. Hindi rin madali kaysa mata ang mga nangyayari. Marami siyang problema. Lalong-lalo na ngayon. Bigyan mo lang siya ng konting panahon. Please, wag mo siyang susukuan dahil kailangan ka niya. Di ba dapat kayong dalawang magkapatid ang nagtutulungan? Huwag, Ana. Girl, saan ka na sumabay? Sige, silita na tayo magmaneho. Maliliyo yung biyahe. Sander. Salamat din nga pala sa pagligtas kay Ana. Ako dapat gumagawa nun bilang boyfriend niya. Hindi mo kailangan magpasalamat. Kasi nandiyan ka man o wala, paprotektaan ko pa rin siya. Ano? Magkukwentuhan na lang ba kayo dyan? Teka, ngayon na? Sige. Pag-iisipan ko. Sino yan? Si Paninong. Pinapapunta niya sa bahay niya ngayon. O sige, kami na ni Sander yung maghahanap sa nyo. Hindi na. Sasama ako. Gail, kailangan mong pumunta. Kung hindi, maghihinala si Salvador. Mapupunta lang sa wala lahat ng pinaplano mo. Salamat. Ingat kayo. Sige. Tara na, Sandra. Ana, kakain na daw. Hello? Ana, di masalang. Ito yung nurse na hinahanap mo. Nika? Nika Rivera. O, ako nga. Makikipagkita ako sa inyo. Tutulungan ko kayo laban kay Senator Del Mundo. Talaga? Yung sa isang kondisyon. Tulungan niyo yung pamilya ko. Hawak sila ngayon ni Senator Del Mundo. Kaming bahala sa pamilya mo. Tutulungan ka namin, pero kailangan muna natin magkita. Sige, makikipagkita ako sa'yo mamaya. I-detext ko sa'yo ang address. Okay. Bye. Now is my chance para patunayan sa lahat that I'm better than Ana. After this, I'm sure babalik ang pagmamahal nila sa akin.
Sino to? Eh, kung gusto niyo, pumunta ako dyan. Eh, harapin ko kayo dyan sa presinto. Eh, huwag kayo ng tono mo. Eh. Sige, papayag ako. Question niyo ako. Ano? Oh, sige. Eh, huwag kayong ganyan. Tungkol saan yun? Ay, wala. As usual. Kapag may nangyari sa magkakapatid, sa akin sinisisi. Diba? Kahit na anong mangyari. Anyway, huwag naintindihin yan. Masisira lang ang araw mo. Halika, sabayan mo ako. Mag-almusal tayo. Hmm? Salamat, pero kumain na ako. Nasaan si Mama? Wala, eh. May pinagawa lang ako sa opisina. Halika na, kain tayo. Bakit niyo ba ako pinapunta dito? Well, I'm just trying to make up for lost time. I want to be a father to you, you know? Eh, hindi niyo naman kailangan gawin yun. Ngayon, kung wala naman tayong importanteng pag-uusapan o gagawin, naalis na ako. Wait, Kel. Saan ka naman pupunta? Paggabi, hindi ka umuwi. Hmm? Eh, sino bang pinagkakaabalahan mo? Pinuputa mo pa rin ba si Ana? Oo. Oh. May problema ba? Huwag mo sabihin, iniisip mo na may kinalaman na naman ako sa nangyari sa magkapatid, ha? Alam kong pinapasundan mo sila ni Ana. Bakit naman ako magtatangkang gawin yun? Eh, matisod lang si Ana sa akin na sinisisi. Bakit ko naman ipapahamak ang sarili ko? Oras na may mangyari kay Ana at sa pamilya niya, may kinalaman man kayo wala, hindi niyo na ako makikita ulit. At kalimutan niyo na rin na anak niyo ako. Gael! Kaya ipagdasal niyo na walang mangyayari kay Ana. Salvador! Balik ka! Balik! Baba mo yan! Baba! Tingin mo, makakawala ka sa lahat ng mga ginawa mo. Magbabayad ka! At kukunin ko ang pinakamahalaga sa'yo. Wow! Paninaw! Hindi pa mamamatay yan. Masamang damo yung tatay mo eh. Paninaw, okay lang kayo. Ma! Gael! Kailangan natin dalhin si Paninaw sa ospital. Dali! Salvador! Paninaw, tumawag din kayo ng pulis. Hindi kita sasaktan, Miss. Hindi kita sasaktan. Kaibigan ko si Ana. Di masalang. Ang pangalan ko, Sander Guerrero. Miss, tutulungan kita. Ano nangyari dito? May mga taong dumating. Sinaktan nila ako. Sabi nila, papatayin doon nila kami ng auntie ko. Ano pa nangyari? Alam na nila kung nasan yung auntie ko. Tulungan mo yung auntie kasi. Tulungan mo yung ate ko. Tutulungan kita. Hindi ko na sila maaabutan. May number ka ba ng ate mo? Para matawagan natin. Hello, Nick Rivera. Kung nasan ka man, umalis ka na dyan. Hinahanap ka na ng mga tauan ni Senador Del Mundo. Bilisan mo! Mika? Nurse Mika. Ikaw yung anak ni Senator Del Mundo? Yes. Anong ginagawa mo dito? Ah, wait! Huwag kang matakot. Kakampi mo ko. Ako yung nakausap mo sa telepono kanina. Kakampi ako ni Ana. Kung totoong sinasabi mo, nasan si Ana? Bakit hindi mo kasama? Pinuntahan niya yung pamilya mo tapos dinala niya sa mas safe na lugar. Halika na, sumama ka na sa akin. Sinungaling ka! Hindi si Ana ang kasama ng pamilya ko.
Nika, makinig ka sa akin. Halika na, sumama ka na. Walang kami pa nga. You listen to me! Kaya niyo makakatakas kayo, ha? Halika na! Sinabi mo sa akin dapat ang tungkol kay Barrientos. Sana hindi na nangyari yan. Ay, nabaliw na yata eh. Pero mabuti na rin nangyari yun kasi kung hindi, kung ano nang sasabihin niya, para matigil na rin yung pagsasalita niya laban sa akin. Bakit niyo ginawa yan? Ano? Ligtas mo kay Barrientos. Ako dapat yung tatamaan ng bala at hindi ikaw. Dahil ako ang ama mo. Matay na ako at lahat. Huwag lang ikaw. Hindi ko hayaan mangyari yun. Mawawala ng saysay ang lahat ng ginagawa ko kung wala ka na. Anak, kung meron man akong nagawang masama, patawarin mo ako. Dahil ginawa ko lang naman yun para maibigay ko sa iyo ang lahat. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!